na gagamitin natin sa sinigang na hipon. This one po, sibuyas. Meron po dapat na sili, green na sili at tomato. Kaya lang, syempre, nasa quarantine tayo ngayon. Hindi tayo kaagad-agad makapag-provide ng kulang natin. Meron din tayong radish. Okay? Or, ano na ba ito sa Tagalog, guys? And this one, kangkong. Ito yung favorite ni Sophia na sinasabi niya sa sinigang. Okay? So, that's it. I'm going to prepare it now. A few minutes later. So, ito na po yung procedure how to cook sinigang. So, first, put water in the pot. Ayan. And then, ilalagay na rin po natin yung onion. Then, we will let this one boil. Okay? So, we will cover it. Hintayin natin siyang mag-boil. So, kulo na siya. Ilalagay ko na rin po yung labanos. Ayan. Okay. Hayaan din po natin siyang kumulo. Lalagyan ko na rin po siya ng asin. Tapos yung iba po, gumagamit ng patis. Pero kami po kasi iniiwasan na namin hanggat maaari gumamit ng patis. Asin na lang po. Lagi po ako ng seasoning. Kahit ano pong seasoning na gusto nyo gamitin. Pampalasa lang po. Lagi po natin ilagay ang ating sinigang mix. Sinigang mix lang po yung nilalagay ko. Pwede po tayong gumamit ng fresh sampalok or fresh kamyas. Yung iba pang way nung iba nagluluto na pampaasim, pwede rin pong kamatis lang. Yun. May kanya-kanya po tayong ways. Ako po, sinigang mix na lang ang ginagamit ko dahil nga po I'm a mom, mag-1 year old akong anak. So, lahat ng niluluto ko ngayon is hanggat maaari, medyo mabilis. Huwin po natin. So, medyo kulang pa siya sa sinigang mix. Magdadagdag na lang po tayo. Ayan. Tapos yung iba po, yung sinigang nila, gusto nila talaga yung maasim na maasim. Pero sa amin po kasi, yung tama lang. Pwede na po yung tikman muna. So, medyo kulang pa rin po. Yan guys ha, wala akong kamatis ngayon because dahil nga sa quarantine, hindi po makapili agad-agad. Malayo rin po kami sa palengke. Taste it again. Yan, and I think okay na po yung lasa niya. And now, dahil nag-boil na siya, I will put the yung nilinis natin na hipon. Splash kanina yung ano, dandahan na lang po sa paglagay. As you can see, yan. Mix it again. And we'll let. And then, na lang po natin kumulo. Yan po. Hintayin natin siyang kumulo. Yan guys. Kumukulo na siya. Tignan po natin ulit kung talagang tama na yung timpla na ginawa natin. So, medyo okay na po siya. Okay na po yung lasa. Tapos nga po pala, tingnan natin yung hipon. Tulad po niyan. Makita po natin na parang medyo kulang pa siya sa luto. So, medyo hayaan pa po natin siyang kumulo. Medyo kulang pa po siya.
Mamaya po makikita natin na parang medyo naghiwalay na yung balat ng hipon sa damahan. So, yun po, pwede na yun. Pero, dahil habang kumukulo siya, pwede na po natin ilagay yung kangkong. Yung mga gulay nga po pala ginagamit natin, make sure na nahugasan natin mabuti. Lalo naman na po ngayon, alam nyo na, kailangan po natin mag-ingat. Ayan. Kasi na po natin yung kangkong. Tapos, yun nga po, nasa sa inyo rin kung ano yung mga gulay na gusto nyong ilagay sa sinigang. So po kasi, usually itong kangkong at saka labanos lang yung nilalagay talaga sa sinigang, especially pagka yung hipon at yung mga isda. Pero pag baboy po, halos lahat din, pwede nilalagay ko rin lahat. Ayan po, nasa sa atin po yan, kung ano pa po yung gusto nating ilagay. Yan po, pag ito po kumulo-kulo na, tama-tama na po yan. Pwede na po natin siyang patayin. Kasi sigurado po, later kasi yung init pa nung tubig or nung sabaw, siya pa yung magpapaluto doon sa hipon natin. Para hindi po ma-overcook yung hipon. Tangi din po kasi na, although overcook na po pala yung hipon, masyado na siyang nakadikit doon sa yung balat sa hipon. So, ang hirap po natin balatan. Alam naman po natin na panagsinigang tayo, kailangan talaga na may balat. Mas masarap po kasi yung lasa ng balat ng hipon, yun talaga yung nagpapasarap sa ating sinigang. So guys, pwede nyo rin itong lagyan ng siling green. Wala lang po kasi talaga ako. At saka may si Sophia ay mahilig dito. Ayaw niya. Siyempre po, pag may bata tayo, hindi natin nilalagyan ng sili. Kasi nga po, naanghangan agad sila. So, ayan guys. Kumulo na siya. Let's see po. Tingnan nyo. Ito po, kung napapansin nyo, medyo naghiwalay na. Ayan po, yung sa bandang tail. Makikita niya po, ayan o, naghiwalay na yung balat niya sa laman. So, perfect na po ito. Pwede na po natin patayin. Ayan guys, I hope nagustuhan nyo. Kindly subscribe po. And para po sa next video, kung nagugustuhan nyo po yung mga videos namin. So, don't forget guys to subscribe. And thank you so much po sa mga nag-subscribe na. Thank you in advance sa mga magsusubscribe po. Thank you!